Hello crazies, welcome back to my channel. I'm Roan. So for this video, we will be doing a massive or big book haul. Kakarating lang ito ng mga packages na to from chapters and pages. In-order ko to sa kanilang Facebook online bookstores. Mainly sa Books by Chapters and Pages, Booklet.ph, Booksan, Bookalike page, Easy Books at iba pa. Nagsipin ako na unti dito guys kasi lagi akong umu-order sa store nila, sa 5 stores. Tapos nilalagay nila sa box. Ay, hindi ko plano mapakita sa inyo. Dalawang malaking box, massive box. Pero unahin ko muna to. Sa sunod na yun, sa pagod eh. Ito, bumali yung nangyari. Kasi ang kami kong binili, inasahan ko, darating siya, nakalagay sa box, but it's not. Kung alam niyo yung tsura kanina, nung pagdating ng lalamove, makaganto ako. As in yung mga box, nakastock ganyan, tapos nakalagay siya dito sa una ko, ipit ko siyang ganito, ganyan. Pauwi ako sa bahay ko, nakaganyan ako. Ang rami guys, papakita ko sa inyo. Legit talaga, hindi talaga nilagay sa box, as in, ganito siya dumating. Ganito siya binigay sa akin. I'm so disappointed. Kung alam niyo na yung itsura ko kanina, hirap na hirap ako. Ito po. Ayan. Ayan. Ayan po siya lahat. Ganyan ako, ganito ako kanina. Ganyan ako pauwi. As in, naglakad pa kasi ako doon kasi sa kalsada sila nag-i-stop. Ayan. Anyway, buti lang mura lang yung sa lalamove. Kaya, hindi na ako masyado galit. Minor inconvenience lang naman. Tsaka sanay na ako magbuhat ng mga bibigat. Kaya, okay lang. Nagulat lang talaga ako, guys. Ano, na dumating siya na hindi naka-box or naka-plastic na ano. Ito. Dito. Alam ko, first time ko lang bumili sa Busy Books at iba pa. O, tigpo 45 lang siya isa. So, na nakalagay pa siya sa plastic. Hindi ko pa po siya nabubuksan. So, simulan natin dito sa Ship of Magic by Robin Hobb. So, this is the first book sa The Live Sheet Traders Trilogy. Alam ko, part din siya ng The Realm of the Elderlings. Pang number 4 siya. So, ay, yung gilid. So, kung tungkol saan po to, hindi ko alam eh. Binili ko lang siya kasi Robin Hobb. Next book naman is Flowers from the Storm ni Laura Kinsale. Wala siyang yan. Boring. Wala siyang step back. So, ito, binili ko to kasi marami akong naririnig na magagandang bagay about this book. Tsaka marami nagre-recommend talaga to. Tapos, pag tinitigyan ko yung top historical romances, ito lagi nagpa-pop up. Sa totoo, hindi ko talaga alam kung tungkol saan to. Basta, alam ko tungkol lang to sa isang duke. Not sure about this story. Binili ko lang kasi siya dahil sa recommendation. Nung nakita ko, uy, ito yung nire-recommend nila. Binili ko na lang siya. So, the next one naman is itong The Hawk by Monica McCarthy. So, this is the second book sa Highland Guard series niya. It's all about Highlanders, kaya binili ko na rin siya. Alam niyo naman. Next one naman is sa Booklet.ph naman to. Suki ako dyan. Di ko alam ko nakukulitan ni si Sir Victor sa akin. Yung nag-handle ng Booklet.ph kasi lagi na ako nakikiusap sa kanya na siya yung magpa-ship, kanyan, mag-ayos. Resibo again. May tao pa rin sa labas ng bintana ko, guys. Hindi ko alam kung naririnig nila ako. Bayaan nyo na nga silang pag-chismisan ako. Nag-gumagawa kasi sa bahay namin, guys. Kaya ganyan. Next naman is itong Secret Desires of a Gentleman. So, part din to ng Girl Bachelors series. So, pang number 3 siya. Meron rin ako ng ibang books ito eh, sa series. So, ito. Two-page step back. Next naman is itong Prince Charming by Julie Garwood. Hindi ko na siya bubuksan kasi alam kong walang step back itong libro ni Julie Garwood. So, this book naman is about an arranged marriage or marriage of convenience. Ganyan. Kung sabi ko lang is, ang kapal-kapal ng libro na to. Compare mo sa normal na historical romance, this is thick. Next naman, alisan mo tayo sa historical romance, guys. Punta tayo sa YA. Itong Poison Study by Maria V. Snyder. So, katotong matagal ko na talagang hinaharap tong book na to. Kasi meron na akong book 3 yata nito or book 4. Basta, meron akong ibang book na to na sa series pero wala pa akong book 1. And then, nakita ko to sa Booksan for 89 pesos only.
it's such a steal. Sabi ko, oh my gosh, thank you, Lord. Nakita ko na yung book 1 at masisimulan ko na yung pagbabasa ng book na to. So, itong book na to, sa totoo lang, narinig ko to dahil kay Ciara J. Maas. And this book is all about, binigyan siya ng choice. To die or to take up a job as a poison taster. Pinili niya yung maging poison taster na lang siya kaysa mamatay siya kaagad. Ang trabaho ni Ate Girl mo is tagatikim siya ng pagkain ng general or something. So, next turn naman tayo crazy sa book-alike page naman to. Ito po siya lahat. So, ito lang na-disappoint ako ng konti dito kasi mayroon talaga ako naramdaman. Sabi ko, feeling ko nakabili ako ng doble na libro, isang title. Ayaw kasi nang bibili ng doble, guys, kasi naiinis talaga ako. Sayang kasi yung pera pag doble. Anong gagawin ko dun sa book na doble? Yun lang ko iniisip. So, ayoko talaga masayang yung pera ko. Tapos, minessage ko yung seller or yung naghahanda ng book-alike page. Sabi ko, pakicheck naman po kung baka doble itong book na to. Sabi ko, feeling ko po kasi nag-doble. Ganyan. Kasi isa namin ko talaga pinagbibila ng libro sa, hindi lang sa 5 online bookstores ng Chapter 7 pages mabili ako. Mabili din ako sa Shopee, sa Booksites, sa MTP Books, sa Home by Ukais. Basta sobrang rami ko binibilhan ng books, guys. Kaya minsan hindi ko na siya mamonitor ng sabay-sabay. Anyway, sabi niya, hindi naman po, ma'am. Hindi naman siya doble, ganyan. Sabi niya sa akin. Parang tadalong isip talaga ako. Malakas ang kutob ko na nag-doble. Tapos nung dumating siya, ngayon, tama hinala ko. Nag-doble talaga siya, guys. Sabi niya, check niya eh. Pero feeling ko hindi niya chinik. I'm so sad. Gusto ko sana ipapalitan. Kasi, para di sayang yung pera. Pero, wala eh. Nandito na eh. So, unahin mo natin itong package na to. Unahin ko na itong Sexiest Vampire Alive by Kerilyn Sparks. Pakita ko muna itong step back. Ayan. I love Kerilyn Sparks books kasi meron din siyang step back. Minsan ka lang makita ng paranormal romance book na may step back. So, this book is number 11 siya sa Love at Stake series. Kinukolekta ko talaga tong series na to, physical copies. I've read all of her books in ebook forms, pero I really enjoyed her books. So, kinukolekta ko talaga siya sa physical form. Feeling ko malapit na makompleto yung series. Alam sa isa na lang kulang ko, makompleto ko na yung 16 books niya. So, yan. So, anyway, so this book is about a video that reveals to the world that vampire lives among us mortals. Yung totoo talaga yung mga vampires. So, it's Gregory Holstein's job. He's a vice president of the marketing department ng company mga vampires na i-persuade niya yung US government na ipalabas lang na yung video is just a hoax. It's not true. Pumayag naman yung government. But, humingi ng favor yung president of USA na sasamahan ni Gregory Holstein yung anak ng president, si Abby Tucker, sa kanyang mission. May mission kasi si Abby. This is their romance. And masama po talaga to. I enjoyed it. So next book, ito yung sasabi ko sa inyo, guys. Na-disappoint talaga ako dito. Bubuksan ko na rin to. Mortal Ever After by Lindsay Sands. So this is the 18th book sa Argonaut series niya. Ang rami niya, may 34 books yata siya ngayon or 33 books sa buong series. May nag-recommend din kasi sa akin, marami nagre-recommend. Kung mahilig ka daw sa paranormal romance, sa vampires, try daw to yung Argonaut series. Ito yung sinasabi ko na feeling ko talaga na doble. Sabi ko, pwede po ba mapakicheck kasi feeling ko talaga doble. Tapos sabi, hindi naman daw. But, doble po siya. Alam ko na, may step back ba siya? Ay, may step back din po siya. May step back din yata itong isa. May step back din siya. It's the same book! Guys, kung interested kayo sa isang book na to, bilhin nyo na, guys. Pabenta ko sa inyo ng original price na nabili ko. Dagdagan ko lang ng 5% kasi yung sa Shopee. Yung fee. Wala na akong sa Shopee fee. Yun lang. Bilhin nyo na, guys, yung isa. Pabenta ko sa inyo yung original price plus yung 5% na singil ni Shopee. Sa inyo na itong isa.
I don't like double books, guys, yung mga ganito. Kahit may signature pa ng author, ayoko talaga kasi wala na akong shelf space. Hindi ako nang collecta ng double books. O, yung pansinin yung Throne of Glass. Exception to the role ko lang si Sarah J. Maas. Oh my gosh. Problematic author, pero I like her books. Oh my gosh, bakit ganyan yung mga authors ngayon? Anyway, so the next book naman is itong Burned by Karen Marie Moning. So this is the 7th book sa Fever series niya. I've already read the first 5 books sa buong series. I really enjoy the 5 books. It's not boring. It's not dragging. It's enjoyable. Yung tipong mapupuyat ka, kakabasa, ganun. Hindi, ayaw mo matulog hanggat di mo matapos lahat ng books. Lalo ako nung copy ng ibang books na to, pero iba na nabasa ko sa e-book. So, hindi ko pa nababasa yung ibang books, yung 6 to 11. Meron siya 11 books sa series. So, totoo nakita ko yung book 6 ito sa Books by Chapters and Pages, pero nakita ko, Shadow Fever yata yung title. Masyado siyang damage. Masyado siyang damage. Tapos yung price natin is 69 or 75. Kasi ganun yung price. Tapos tinanong ko, meron po bang discount yan? Kasi masyado siyang damage. Kasi i-re-restore ko po siya and everything. Wala na daw. Kaya hindi ko siya binili. Ito, ganito okay lang sa akin maganyan. Pero yung talaga nakita ko, ay, basta ang pangit talaga ng quality nun. I love their stores, guys, okay? Pero may mga books talaga na grabe. Minsan yung quality ng libro, parang 5 pesos na lang, ganun. Grabe talaga. Hindi ko na-explain kung tungkol saan to. Dahil pang 7th book to. Basta paranormal romance siya. And then, meron siyang fae. Meron siyang mga monsters, devils, ganyan. Labanan ng mga paranormal creatures dito. Ang ganda po. Maganda po siya. Pero may mga trigger warnings, okay? It's for adults. Next naman is itong The Reluctant Reformer ni Lindsay Sands, historical romance to. Kaya nakita niyo yung kanyang paranormal romance book. So, nasa pagkakalala ko dito tungkol to sa, ano na lang, one word, misunderstanding. Funny misunderstanding yun. And I love Lindsay Sands' historical romance books kasi most of the time, nakakatawa siya. Yun talaga, binabasa ko yung mga books ni Lindsay Sands for fun. Yung tipong ma-enjoy ko lang siyang basahin. Lindsay Sands talaga, yung mga hindi siya masyadong heavy type ng historical romance. Chill lang, chill. So next, ito naman, buksan ulit natin. So next is The Darkest Seduction ni Jane Showalter. So this is the 9 books sa Lords of the Underworld series. Nakalimutan ko na ako ilang books sa series na yon. Basta marami po. And nasimulan ko na talaga basahin to. Kinokollect ko na lang siya. Ito po siya. Naka-plastic po siya, hindi ko na siya tatanggalin. Ayan. So, this is about Paris. He is the darkest and most tormented lord of the underworld. Alam ko yung share niya sa katawan niya is yung demon of promiscuity. Promiscuous na lang yun. Promiscuous, mas madali pong magiging promiscuous kasi sa promiscuity. Basta he's the immortal warrior that is irresistibly seductive. But his potent allure comes at a terrible price. Every night he must bed someone new or he will weaken or die. Yung tipong gabi-gabi kailangan niyang nakipag ganun. Kung hindi, ganun siya. Yun yung consequence ng actions nila, guys. Dahil sa sin nila, kasalanan nila, kailangan nilang buhatin yung demons sa katawan nila. Yun. Basta maganda ang series na to. Tinahandahan ko yung pangungulik ng book sa to dahil mas gusto ko siyang basahin in physical form. Kasi sa e-book kasi nangangawit yung mata ko, guys. So next naman is itong Immortally Yours ni Lindsay Sands. So this is part again ng Argino series. Pang 26 naman ito. So ayun siya. Higaan lang yung ano niya. Boring. Higaan lang yung step back niya. Hindi ko lang sasabihin ko tungkol saan to kasi pang 26 to, guys. It's about vampires. Oh my gosh, it's so long. Kung sino man nag-recommend agad sa akin ito, sana hindi ako magsisi. Dahil kinukolekta ko yung Argino novels. Ang grabe. Unti na lang yung kailangan ko sa Argino. Makompleto ko na siya. Meron kasi akong checklist pero nandito sa cellphone na to. Kaya hindi ko malaman kung ilan na lang yung kulang ko. So next naman, alam ko part pa rin siya ng Bookalike page. Wait lang, nagka-cramps talaga ako. Ouch, ouch, ouch. A few moments later. Ang layo nyo na, guys. Lapit nyo kayo. Lapit, 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 lapit. Ayan. Ayan, ayan.
Ayan, malapit na kayo, guys. Pasensya na kayo, guys, kung ganyan yung anat angle. Dahil napapagod ako, guys. Sandal na lang ako dito. Kasama ni Sid. Itong book na to, ito, this is A Lady at Last by Brenda Joyce. So, historical romance siya, guys. So, this is the 7th book sa Daddy Warren Dynasty series. Totoo, nabasa ko yung ibang books dyan sa The Warren. Ang ganda talaga, na-enjoy ko siya. Like, it really made an impact. Kaya sabi ko kailangan kong hanap yung ibang books ng The Warren series para ma-binge read ko siya. This is about a pirate's daughter and a privateer. A noble privateer, yun. The Vampire Who Loved Me by Teresa Medeiros. So, this is the 2nd book sa The Cabot Duology. Lastly naman is ito. Yeah! Galing siya sa Books by Chapters and Pages. And hindi po siya sponsored again, guys, okay? Yung mga books na pinapakita ko sa inyo lahat, hindi po siya sponsored. Lagi ko po siyang binibili. Pero kung gusto niyo ko yung sponsor, let's go! So, yung packaging nila, parang birthday ko. Ay, hindi ko alam kung anong laman ito, crazies. Kaya hindi ko masasabi yung synopsis. So, ito yung Keeper of the Lost Cities flashback. So, this is the 7th book sa buong series niya. Meron akong i-box set nun eh, from book 1 to 5. So, hahanapin ko na lang yung iba. Alam ko, latest niya is book 8. Yung pinaka-latest release niya, book 8. Ang kapal niya nito, guys. So, binili ko to kasi it's for my sister. Most of the time, kaya marami akong books, guys. Kasi hindi lang para sa akin yan. Nag-share kami ng mga kapatid ko dyan. Lahat kami. Sa bunso kong kapatid, sa pangatlo kong kapatid, share-share kami. Minsan kasi, yung mga box nila, ayaw nilalagay sa kwarto na nilalagay sa akin. Tapos pupunta na sila dito, hihiramin nila. So, this is for my sister. Yan. This is a middle grade book. So, next naman, eto again, this is my birthday. Gift wrap ulit. I like it. Thank you, Chapters and Pages, sa pagbalot nito. Na feeling ko tuloy birthday ko. I'm so happy. I'm giving gifts to myself. So, anipis lang niya. So, ito, yung Sailor Venus. Yan. Alam ko guide to. Hindi ko pa nakikita yung loob kasi ito lang nakita ko. So, totoo lang, bahala ko talaga bilhin lahat to. Yung kay Sailor Mars, Sailor Mercury, Sailor Moon. Lahat ng ganito. Pero ito lang yung nakuha ko. Naunahan kasi ako ng iba. So sad. Naunahan ako. Pero at least may natira kahit isa. Kahit si Sailor V lang. Lagay ko siya sa collection ko ng mga mangas. Saan ko siya? Ito, meron siyang sheen. Metallic sheen. Meron siyang guide about Sailor Venus. Ayan. I think my sister will like this. Sailor V! Ito talaga yun eh, yung iba. Naunahan kasi ako dito. I'm so sad. Sa totoo nung una, pagdadasal ko talaga nila, i-cancel nila yung order nila. Pero wala eh. Ito. Hindi ko alam kung anong binili ko dito. Ang cute! Naka-gift wrap na naman siya! Ang cute! Dapat pala, in-open ko na lang siya nung Christmas, guys. Yeah, kasi most of the time, wala talaga ako tatanggap na Christmas gift. Kaya, ganito. Dapat pala, in-open ko na lang siya nung Christmas. Hindi ko kasi alam naka-ganito siya gift wrap. Anyway, let's just open it. Kasi nag-video na ako. There's no time for regrets. Oh! Oh my gosh! So, ito yung The Demon King ni Cindy Williams Chima. This is, I think this is book 1 ng A Seven Realms series. Nakalagay autograph copy. Pag autograph copy yun, oh my gosh, swerte ko. Kasi nakita ko lang siya, nakaganito lang siya yung gilid. Hindi ko siya nakita yung unahan. Oh my gosh, this really signed by Cindy Williams Chima, guys, kasi kinokolekta ko talaga yung lahat ng libro ni Cindy Williams Chima. Alam ko libro niya dun sa ano, bookshelf ko, pero wala pa akong libro niya na may signature. Pag nakakuha talaga ako ng ano, ng book na isa author tapos may signature, tapos ang mura lang, I'm so freaking happy. Lalo nung alala ko yung nabili ko yung libro ni Sarah J. Maas na may pirma, second hand, tapos may pirma sulit. Isang set, napakamura lang. Ano ko isang set, bili ko, ano eh, 1-4 or 1-8? Basta 1-4, 1-6 or 1-8. Hindi siya nagpasa 2,000. Isang set ng Turn of Glass. Hanggang book 6 yata yun eh. Oh
my god. A few moments later. Guys! Ano talaga to? Feeling ko... Oh my gosh, hindi siya printed signature. Oh my gosh, ballpen signature siya, guys. Ayan, oh. Oh my gosh. Nahawakan siya ni Cinda Williams tripod. Oh my gosh, I'm so happy. Bukuan siya tapos i-sign pa siya ng author. Alam ko, kulang ko na lang The Grey Wolf Throne. Hindi ko makita. Andun yung album ko eh. Yung mga K-pop albums ko natatakpan niya. I'm so happy. I did not expect this to be signed. I'm shocked but happy. Oh my gosh. Itong last book, alam ko itong book na to, naalala ko pa siya. Tignan niyo, hindi siya na lock ng maayos. Alam ko to. At nung nakita ko talaga ito, pag-iisip ako talagang kung bibilhin ko ba to. Itong mukha to kasi wala siyang dust jacket, guys. Kaya iniisip ko, bibilhin ko ba or hindi? Bibilhin ko ba o hindi? Kasi pero mura na lang. Pero walang dust jacket. Iniisip ko. Wait lang. Sa Goodwill lang galing to. Wow. $3.99 lang siya sa Goodwill. Mas mahal ko siyang nabili ng unti. Pero okay lang. So this is A Memory of Light by Robert Jordan and Brandon Sanderson. Ayan. Wala po siyang dust jacket. Pero binili ko talaga to dahil may sign siya ng author. Alam niyo, buksan ko siya dito. Nasanay na ako sa manga. So, ito siya. Wow, it's a gorgeous map. I like that. So, ayan po siya. May pirma po siya ni Robert Jordan. Guys, may knife damage sa gilid. So, meron akong bukwan nito, yung Eye of the World. Pero hindi ko pa siya nababasa. Pero yung format nun is mas market paperback. Kasi binibili ko lang siya sa sale. I can't buy them sa original price. Nakita ko yung original ng The Eye of the World sa fully book. Yung hardbound. Ang mahal, 2,500. Basta nasa 2,000 plus. Ang mahal talaga niya. And I can't buy that because it's so expensive. So pag number 14 to, A Memory of Light. So I think this is the last book, guys. Ang galing. So meron na po akong book 1. Tapos book 14. Meron ako nung start, meron din ako na ending. Wala pa ako na sa gitna. So guys, I hope you enjoyed this book haul video. Please don't forget to click the like button. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button dahil it will be a big help to me. And please click the subscribe button, okay? And please don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I post another video. Feeling ko nalalasing na ako, guys. So again, please don't forget to read more and leave more and always be safe as always. Nabubulol na ako. And guys, please don't forget to read more and leave more and always be safe as always. Gusto ko mag-wrap up video pero... My goodness, anong unahin kong video? Wrap-up video or vocal video? Kung gusto nyo ng wrap-up, most of the time, nag-wrap-up ako sa TikTok talaga. Doon din ako nagre-recommend most of the time. Thank you for watching, guys, and bye-bye! Please don't forget to subscribe! Subscribe!